greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom. Look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating Itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo?
ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat bata ng Pilipino. Sama-sama tayong magtulungan para malabasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. All right, good morning mga ka-eskwela. Happy Friday sa atin, lalo na sa mga mag-aaral sa Baitang Apat. Biyernes na naman, oras na naman para sa EPP, ang edukasyong hindi lamang pantahanan, pangkabuhayan pa. At ngayon, again, makakasama nyo si Tutor Jan para gabayan kayo na matuto dito sa subject na ito. Sa oras na ito, tayo po ay napapanood live sa official Facebook page ng DepEd EdTech Unit, DepEd Philippines, at ganun din po sa DepEd Tayo. Ganun din, napapanood din tayo sa official YouTube channel ng DepEd EdTech Unit at DepEd TV. So, good morning mga ka-eskwela. Alam ko, ready na kayo para matuto sa oras na ito. So, comment na ng good morning para naman malaman ni Tutor Jan kung ready na kayong matuto ngayong araw na ito. So, good morning po sa mga taga Balunto Elementary School, Divisoria Elementary School dyan sa Santiago City. Good morning po sa ating lahat. Kay Ma'am Marites Villanueva, BPS Main Sub Office, maraming salamat po sa panonood at patuloy na pagsuporta sa DepEd Online, hatid ng Itulay Online Tutorial. So, ang gagawin lang mga ka-eskwela ay i-like at i-share na ang video na to para mas dumami pa ang ating mga ka-eskwela sa pagsagot. Okay, so kung handa na, simulan na natin. Kamus naman mga bata, pakinggan nyo ako. Ako si Teacher John Paul sa ka-eskwela nyo. Isipay, paulay, kaalaman na ito pasin. Kaya samahan nyo ko, mag-aalan tayo. Iba't ibang kasaya natin matutunan ang mga kaalaman at inibay kaulan. Kaya tayo'y mag-aral, sabay tayong matuto. Ako si Teacher Jacobs, ang ka-eskwela mo. Ang ka-eskwela mo. So ngayon mga ka-eskwela, sa quarter 4 week ng ating pag-aaral, ating tatalakayin ang mga katangian ng isang entrepreneur. So ito pa rin ay under ng EPP ICT, kahulugan at kahalagahan ng entrepreneurship. So yun yung ating tatalakayin. So ang layunin natin sa aralin na ito ay naiisa-isa ang mahalagang katangian ng isang entrepreneur. Pangalawa, na ipagmamalaki ang katangian ng isang entrepreneur. At pangatlo, nakikilala ang sariling kakayahan na makatutulong sa paghahanap buhay. So muli, ito ay tungkol sa pagninegosyo. Diba, mainam na kahit bata pa lamang ay alam mo na ang tamang pamamaraan sa pamamalakad ng isang negosyo. So, nung nakaraang aralin, sa nakaraan nating tutorial, kung naka-attend ka kay Tutor Jan, pinag-usapan natin yung kahulugan ng entrepreneur. Ulitin nga natin mga ka-eskwela, entrepreneur. Okay, very good. So sabi, ang isang entrepreneur ay individual na nagsasaayos, nangangasiwa at nakikipagsapalaran sa isang negosyo. Ibig sabihin siya ay negosyante o namamahala sa kanyang business, 'di ba? Sabi natin yung iba sa inyo, yung lola nila may tindahan. Sabi niyo na kayo mismo sa bahay niyo, meron kayong maliit na tindahan. Ang tawag sa inyo pag ganun ay entrepreneur. Ibig sabihin, kayo ay nangangasiwa sa tindahan niyo. Ang entrepreneurship naman na ating tinalakay, sabi, ay isang dynamic na proseso upang makalikha ng isang bagay na sinamahan ng panahon, kapital, mga mapagkukunan at minsan panganib din. Diba? Sabi natin mga ka-eskwela noong nakaraan, kapag tayo daw ay nagtatayong ng negosyo, syempre kailangan nating
maglabas ng pera o tinatawag na puhunan. At minsan nagdudulot din to ng panganib, lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya kailangan kung ikaw ay magtatayo ng negosyo, mainam, nasasamahan ito ng pag-iingat. Diba? Yan ang palagi nating natandaan. Sabi rin natin na ang entrepreneur ay nakapagbibigay ng mga bagong hanap buhay. Ito ay review lamang, balik-aral, diba? Kapag ikaw ay may-ari ng malaking negosyo, nakapagbibigay ka ng trabaho sa mga tao. Halimbawa, ikaw ay may isang malaking mall, marami kang kukuhaning tao, nabibigyan mo sila ng trabaho. Sabi din natin na ang mga entrepreneur ay nagpapakilala ng mga bagong produkto sa pamilihan, di ba? Nakagagawa sila ng bagong produkto. Ang halimbawa natin, dati hindi naman sikat, di ba? Yung milk tea. Pero ngayon, iba't iba na ang mga ginagawang milk tea. Nakapagbibigay sila ng bagong timpla o di kaya naman bagong flavor sa mga produkto natin ngayon. Sabi rin natin na ang mga entrepreneur ay nakadidiskubre ng mga makabagong paraan na magpahusay ng mga kasanayan. Ganun din na ang mga entrepreneur ay nakapaghahatid ng bagong teknolohiya, industriya at produkto sa pamilihan. Pag may bagong gadgets, yung mga entrepreneur ang nangunguna dyan. Naglalabas sila ng mga bagong teknolohiya na tsak na makakatulong sa atin. Lalo na sa mga bata katulad nyo, di ba? Nakatutulong ang teknolohiya para mapadali ang ilan sa mga ating gawain. Di ba? So yon yung mga tinalakay natin nung nakaraang aralin. So, comment nga po ng like para malaman ni tutor dyan kung talagang naunawaan mo yung ating aralin. O, ayan, si Fiona, si Isabella, si Samantha. Sabi, masarap daw yung milk tea. Totoo yun, di ba? Kaya kung gusto mong makapagtayo ng negosyo, maaari mong simulan yan sa pagtitinda ng milk tea. So, ngayon, dako naman tayo sa panibagong aralin natin. Yan. Meron diyang bata, di ba? Sabi ng bata, "Kumusta po? Magandang umaga. Pasok po kayo." Di ba? Doon sa kanyang sinabi, "Anong pag-uugali kaya? Anong kagandahang asal kaya ang ipinapakita ng batang babae? Siya ba ay mabait? Siya ba ay masunurin? Anong kagandahang asal kaya ang sinasabi niya? Siya ay nagpopo, di ba? Kumusta po? Magandang umaga, pasok po kayo." Ano kaya ang ugaling pinapakita ng bata? Ayan, sabi ni Fiona, magalang. Sabi ni Paulo, magalang. Mga ka-eskwela, ang gagaling. Dahil siya ay magalang. Very good. Siya ay magalang dahil nagsasabi siya ng po at opo. Ito naman yung pangalawang bata. "Para sa inyo po ito. Salamat sa pagpunta. Anong kagandahang asal naman kaya ang ipinapakita ng pangalawang bata sa picture?" Yan. Sabi nila, magalang daw yung unang larawan. Ito kayang pangalawang bata. Ano kaya kagandahang asal ang ipinapakita niya? Sabi ni Mariel, mabait. Okay. Ang tamang sagot ay, siya ay marunong magpasalamat. Diba? Nakita natin, sabi niya, salamat sa pagpunta. Diba? Siya ay marunong magpasalamat. Kayo ba mga ka-eskwela, marunong ba kayong magsabi ng thank you? Okay, i-type nga po ang salitang thank you dyan sa comment section para malaman ni tutor dyan kung marunong kang magpasalamat gaya ng bata sa pangalawang picture. Ayan, sabi ni Martin, opo. Ayan, sabi ni Maria, opo, very good. Ang pangatlong picture, ang pangatlong bata, sabi naman niya, "Miss, naiwan niyo po ito." Miss, naiwan niyo po ito. Ibig sabihin, ibabalik niya yung naiwang bagay ng babae. Anong kayang kagandahang asal ang ipinapakita nito? Ayan, marami ng thank you. Ibig sabihin, marami sa kanila ang marunong magpasalamat. Okay, sabi nila, ang sagot daw dito ay mabait. Ang batang ito ay matapat. Diba? Matapat. Ibig sabihin, ibinabalik niya yung isang bagay na hindi niya pag-aari. Ibig sabihin, kapag may naiwang bagay at ibinalik mo ito, ikaw ay matapat. Diba? Halimbawa, may naiwang wallet.
Diba? Ibabalik natin yon sa totoong may-ari nito. Kaya ang batang ito ay matapat. Siya ay matapat. Okay. Itong batang lalaki naman, sabi niya, salamat, magaling ang iyong ginawa. Sabi niya, salamat, magaling ang iyong ginawa. Anong kagandahang asal naman kaya? Ayan, sabi ni Angel Martin, matapat po. Very good. Ang batang lalaki na ito ay, siya ay marunong magbigay halaga sa serbisyo. Marunong magbigay halaga sa serbisyo. Ibig sabihin, na-appreciate niya yung ginagawang serbisyo sa kanya. Halimbawa, tinulungan kayo ng kaibigan nyo. Diba? Dapat marunong tayong magbigay ng halaga. Pwede tayong magpakita ng pasasalamat. Tinulungan ka, maraming salamat. Magaling ang iyong ginawa. Diba? Ang daming kagandang asal, diba? Sunod, ako na po ang gagawa para sa inyo, sir. Ako na po ang gagawa para sa inyo, sir. Anong ugali naman kaya ang ipinapakita ng batang ito? Diba? Anong ugali naman kaya? Okay. Sa picture na yan at sa batang yan, siya ay matulungin. Ibig sabihin, tumutulong siya sa ibang tao. Siya ay matulungin. Kayo rin ba matulungin? Diba? Lalo na sa bahay. Kailangan tinutulungan natin sila nanay, si tatay, o yung iba nating kasambahay sa gawaing bahay. Dapat kayo ay matulungin. Okay. Ang mga salitang ito ay ang mga nararapat na sagot ng isang batang magalang. Matulungin, matapat, marunong magpasalamat, at magbigay halaga sa nagawang serbisyo. Diba? Kapag tayo ay nabigyan ng serbisyo o may tumulong sa atin, kailangan tayo ay magiging magalang. Maging matulungin din tayo sa kanila. Maging matapat o honest. Sabihin nga po, honest. Honest. Diba? Sabihin hindi nagsisinungaling. Diba? At marunong magpasalamat at magbigay halaga sa serbisyo. Diba? Kapag tinulungan ka, magpapasalamat tayo. Yan ang mga dapat natandaan. Bakit kailangan ito? Dahil sa isang negosyo, ang mga pangunahing gawain ng negosyo ay nagbibigay serbisyo na may personal touch. Ulit, personal touch. Ang pagbibigay komportable at kasiyasiyang paglilingkod. Pag sinabi nating personal touch, ito yung pagbibigay natin ng buong puso natin sa ginagawa natin. Halimbawa, tayo ay nagtitinda, di ba? Hindi tayo basta-basta nagbebenta lang. Kailangan na yung pagbebentahan natin ay matutuwa. Kailangan yung pagbebentahan natin ay mabubusog. Diba? Yun ang tinatawag na personal touch. Yung minamahal natin, yung ginagawa natin. Para yung mga taong bibili sa atin ay bibili uli. Diba? Patandaan yan. Personal touch. Alright. So, good morning muna sa mga Bilibiran Elementary School students natin dyan. Mula sa SDO, Rizal, Sungay Elementary School sa Tagaytay City. Nanonood sila sa atin ngayon. Good morning po. At of course, kay Fiona ng Pangaw, ISSDO Lipa City. Si Fiona na active ka-eskwela natin lagi yan tuwing Friday. At Kabaroan Elementary School sa Buknotan, La Union. Okay, so good morning po sa inyong lahat. Right. So ngayon, ating alamin ang mga katangian ng isang entrepreneur. Una daw, kailangan malikhain. Okay, type nyo nga mga ka-eskwela. Number one, malikhain. Number one, malikhain. Sabi, upang maging matagumpay, kailangan ay palaging mag-iisip ng mga bagong ideya at epektibong paraan ng paggawa ng mga bagay. Kailangan malikhain ka. Ayan, very good. Na-type na nila, malikhain. Kailangan nag-iisip ka ng mga bagong produkto, di ba? Halimbawa, yung mga hindi pa na-inventong pagkain na masarap iluto ni nanay na hindi pa binibenta, try niyong gawin. Malay mo, pumatok at maraming bumili. Yon, una, number one, malikhain. Very good. Yan si Krisha. Good morning, Krishan. Malikhain, Mika, Neil, Jacob, P. Martin, Fiona, malikhain, number one. Number two, type na po, nag-aalab ang puso't damdamin sa ginagawa. Nag-aalab
ang puso't damdamin sa ginagawa. Bakit kaya mahalaga na nag-aalab ang puso't damdamin natin sa ginagawa natin, lalo na sa negosyo? Diba? Kailangan, dapat ay hilig ng mga entrepreneur ang kanilang ginagawa at lubos na nakatuon ang kanilang atensyon sa mga negosyong nilikha nila. Kailangan gustong-gusto mo talaga yung bagay na ibinibenta mo. Diba? Halimbawa, mahilig ka sa mga tinapay. Diba? Dapat mahal na mahal mo yung ginagawa mo para yung mga produkto mo ay magiging masarap. Diba? Huwag tayong magtitinda ng isang bagay na ayaw naman natin. Halimbawa, hindi tayo kumakain ng mga prutas at gulay. Diba? Marami sa atin, lalo na sa ibang bata. Hindi huwag tayo magtinda nun. Kailangan ang tinitinda natin is yung kinakain din natin. Para pag sinabi natin na masarap ito, totoong masarap kasi kinakain natin. Diba? Kailangan merong puso at damdamin doon sa ibinibenta natin. Oh, yan, tama. Sabi ni Mika, sir, ako po, gumagawa po ako ng mga bracelets. Very good yon, no? Kahit bata pa lamang, nagtitinda na o gumagawa na siya ng mga bracelet. Sana makita ni tutor dyan kung anong uri ng bracelet yan. Very good. Okay. Sunod naman ay number 3, dedikado at motibado. I-type na mga ka-eskwela. Number 3, dedikado at motibado. Pag sinabi nating dedikado at motibado, ano bang ibig sabihin nun? Sabi, ang mga entrepreneur ay kanilang sariling amo. Nangangahulugang walang nagsasabi sa kanila na gawin ang mga bagay. Dapat kang mamahala o namamahala sa sariling oras at kung paano ito inugugol. Diba? Kapag ikaw ay may-ari ng negosyo, ikaw yung boss. Diba? Walang nag-uutos sa'yo kasi ikaw yung boss o yung amo. Pero kailangan ikaw ay dedikado. Kailangan marunong kang hawakan yung sarili mong oras. Bawal ang tamad, di ba? Kasi kapag tamad, hindi tayo kikita. Kailangan masipag tayo. Na pag mas masipag tayo, mas marami tayong mabebenta. Alright. Ayan, nakapag-type na sila. Sabi nila, Baby Jane, ayan, good morning po. Dedikado at motibado. Yun yung number 3 natin. Okay, next. Number 4, optimistico. Optimistic sa English. Optimistico, number 4. Tutor dyan, ano po ibig sabihin ng optimistico? Pag sinabi nating optimistico, ang mga entrepreneur ay may positibong pananaw at palaging nangangarap. Tinitingnan nila kung paano nila magagawa ang mga bagay na mas mahusay at nakataon sila sa pagsulong at pag-asenso. Pag sinabi nating optimistico, ayan, na-type na po nila. Pag sinabi nating optimistico, ibig sabihin positive, di ba? Good vibes, positive lang. Kahit anong naririnig natin, kahit nahihirapan tayo, kailangan positibo ang ating pananaw. Halimbawa, bumagyo at yung mga tinda mo ay mababasa. Positibo lang, di ba? Makakabenta ka pa rin kahit bumabagyo. Yon yung optimistico. Okay, na-type na nila. Yan si Sean, si Samuel. Very good. Optimistico. Number 5, ito ay goal at future oriented. Goal at future oriented. Na-type na ba? Goal at future oriented. Ibig sabihin, ang mga entrepreneur ay nakatuon sa pagsulong at palagi silang nakatingin sa hinaharap o sa future. Ang mga entrepreneur ay alam kung ano mismo ang nais nila. Kapag ikaw ay gagawa ng negosyo, halimbawa gagawa ka ng bracelet, ano ba yung goal mo? Diba? Ang goal mo o yung nais mo ay makabenta ng marami. Kailangan dun ka lang nakapokus. Kailangan gagawa ka ng mga paraan para maibenta mo ito at maparami mo yung bracelet na meron ka. Diba? Yun yung isang magandang halimbawa. Iniisip mo lagi na kung ano yung kahihinatnan o yung magiging future ng business mo. Ayan, ang bilis mag-type. Very good. Goal at future oriented. Number 6, mapanghikayat o encouraging sa English. Number 6, mapanghikayat. Mapanghikayat. Ibig sabihin ito mga ka-eskwela,
kung ikaw ay mahusay sa pakikipag-usap at alam kung paano makikinig sa iyo ang mga tao, maaari kang maging isang matagumpay na negosyante. Ibig sabihin, mapanghikayat. Marunong kang magsalita sa maraming tao na kukumbinsin mo sila na bumili ng produkto mo. Ang tawag doon, mapanghikayat. Halimbawa, yung mga kaklase mo, sabi mo, uy, masarap tong shake na to. Tara, bili na kayo. Kapag sila ay napabili mo, ibig sabihin, ikaw ay mapanghikayat. Ibig sabihin, gumaya sa'yo yung mga kaklase mo dahil magaling kang mangumbinse o magaling kang magsalita. Diba? O yan, nakapag-type na sila. Sa number 6 natin, mapanghikayat. Ang dami. Si Martin Samuel Sean Lane, si Jollibee. Ayan, mapanghikayat. 10 lang to mga kaeskwela. At ang pang-7, flexible. Ulitin nga natin, flexible. Diba? Flexible. Pag sinabi nating flexible, alam ng mga entrepreneur kung paano harapin ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Ano man ang kinakailangan, sila ay nakahanda. Palagi, ibig sabihin, pag flexible ka, kaya mong hawakan ang iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, nanakawan yung negosyo mo. Dapat flexible ka. Dapat hindi ka magpapa-apekto. Ang gagawin mo ay mas iingatan mo yung tindahan mo. Halimbawa naman, lumakas ang bagyo, di ba? Hindi ka makapagbubukas ng tindahan. Dapat flexible ka. Kailangan, kung hindi ka makapagbukas ng tindahan, pwede kang magbenta online. Yun yung flexible. Gumagawa ka ng mga plano para mapagpatuloy mo yung iyong negosyo. Ayan, ang bilis na type. Sabi nila sa number 7, flexible. Very good. Flexible. Number 8. Okay, number 8. Tingnan natin. Mapamaraan. Number 8, type na po. Mapamaraan. Alright. So, sabi, kapag maparaan ka, hindi nahihiya sa mga hamon o pagsubok. Sa halip, haharapin nila ang mga ito at may solusyon. Alam nila kung paano mabisang malulutas ang mga problema. Marami kang naiisip na plano o mga maparaan para may pagpatuloy mo yung nasimulan mong negosyo. Kahit mahirap, kailangan marami tayong paraan para ito ay dumagupa. Okay, na-type na nila, mapamaraan. Right, number 9, malapit na, mahaba to, type na agad. Number 9, mayroong malakas na loob o adventurous. Number 9, mayroong malakas na loob o adventurous. Okay, ano ibig sabihin nito? Alam dapat ng isang entrepreneur kung paano magplano at gumawa ng isang pinag-isipang desisyon na pinakamainam para sa kanilang negosyo. Okay, dapat alam ng isang entrepreneur o bilang bata, alam mo dapat kung paano nga ba magplano o magdesisyon. Diba? Kailangan kahit mahirap ang gagawin mong desisyon, ilalaban mo ito kung ito ang nakabubuti. Diba? Okay, na-type na ba? Eskwela, yan. Number 9, mayroong malakas na loob o adventurous. Very good. At number 10, last na natin to. Number 10, nakatangian ng isang entrepreneur, mapagpa siya. Mapagpa siya at may isang salita. Mapagpa siya at may isang salita. Okay, ibig sabihin nito, alam ng mga entrepreneur kung ano ang kailangang gawin at hindi nila pinalalampas ang mga pagkakataon. Sa halip, tinatapos nila ang trabaho sa tamang oras. Diba? Kapag sinabi nila, gagawin talaga nila. Dapat dito, again, ulit, hindi pwede ang tamad. Kailangan masipag tayo sa ating negosyo. Kailangan mag-decide o mapagpasya tayo na itutuloy natin ang negosyo kahit anong mangyari. Okay, number 10 ulit, mapagpasya at may isang salita. Okay, so yung mga katangian na yan ay ating pag-uusapan sa ating pagsasanay. Okay, oras na para sa pagsasanay. I-ready na yung iyong cellphone o laptop, tablet para makapag-type na ng tamang sagot, mga kaeskwela. At sa pagsasanay natin ngayon, ang sasagutin nyo ay happy o sad? Masaya o malungkot? Happy
O sad, ready na ba? Alright, kung ready na, kukomment nyo lang, happy o sad. O di kaya, happy face o sad face yung pangungusap. Number one, tingnan natin. Ang isang negosyo ay dapat walang personal touch. Basta nasisilbihan ang mga mamimili. Kailangan ba walang personal touch? Happy or sad? Tingnan natin yung sagot nila. Happy or sad? Oh, di ba? Ang bibilis nila. May umiiyak pa. Alright. So number one, ang tamang sagot ay, tingnan natin. Sad. Kailangan mayroong personal touch yung negosyo natin. Kailangan buo ang ating puso at damdamin dun sa ginagawa natin, sa binibigay nating serbisyo o produkto. Ayan. Tama si Maria, si Fiona, si Josh, si Mildred, si Martin. Ayan, si Shaima, very good. Alexander, tama sila. Number two, lahat ng mamimili ay dapat komportable at nasisihan sa serbisyo. Ito ba ay happy, happy face o sad? Masaya o malungkot? Tingnan natin. Number two, o ayan, umuulan ng happy face. Okay, happy face. So number two, ang sagot ay happy. Kailangan lahat ng ating binibentahan ay komportable at masaya, di ba? Number three, kailangan sa negosyo ang pagbibigay ng serbisyong mabilis at nasa tamang oras. Happy or sad? Tignan natin. Number three, happy or sad? Happy or sad? Ayan, sumasagot na sila. Ang sagot nila ay, ayan, sabi ni Martin, happy. Kailangan mabilis yung ating serbisyo. Kailangan nasa tamang oras yung ating pagbibenta. Number four, ang inaasahan sa isang empleyado ay matulungin, nagsasabi ng totoo, mapagkakatiwalaan, at mabilis sa serbisyo. Ito ba ay happy or sad? Okay, tignan natin. O, yung iba. May iba ata, walang sagot. Okay, so number four, ayan, sabi ni Mika Mariel, ang sagot ay happy, masaya. Okay, number four, masaya. Number five, ang isang entrepreneur ay dapat na mahina ang loob. Kailangan ba matatakutin o mahina ang loob natin? Ito ba ay happy or sad? Okay, happy or sad? Okay, daming tama sa number four. Sabi ni Josh sa number five, ang sagot niya ay sad. Kailangan malakas ang loob natin, hindi mahina ang loob. Anong score nyo? Okay, 5 over 5 ba? Kung perfect 5 ang score mo, comment na ng 5 para malaman ng tutor dyan kung anong score mo sa pagsasanay natin na ito. Alright. Okay, very good. Si Josh, 5. Si Clarice, 5. Si Martin daw, 5. Si Samantha, perfect 5. Very good. Alright, sa mga hindi naka 5, ito pa, ang isang pagsasanay. Okay, ang gagawin lang, tukuyin ang katangian ng isang entrepreneur sa bawat sitwasyon. Pipili lang kayo sa dalawang sagot. Okay, number one, si Mang Ben na isang panadero ay nag-iisip ng mga bago at kakaibang paraan para maibenta ang kanyang mga produkto. Siya ba ay mapagpasya o malikhain? Mapagpasya o malikhain? Diba? Nag-iimbento siya ng mga bagong produkto. Lumilikha siya ng mga bagong paraan. Siya ba ay mapagpasya o malikhain? Okay. Yan. Okay. Sabi ni Pami, ako po ay bata na nanood ng DepEd TV. Very good. Palaging manood ng DepEd TV. Okay. Sabi nila, ang sagot daw ay malikhain. Si Mang Ben ay malikhain. Very good. Number two, si Aling Cora ay isinauli ang naiwang sukli ng kanyang mamimili. Binalik niya daw yung sukli. Siya ba ay mapanghikayat o matapat? Number two, mapanghikayat o matapat? Tingnan natin. Okay. Daming tamang sagot ha. Sabi ni Martin Angel Dave, number two, matapat. Sabi ni Samantha, matapat daw. Sabi ni Samuel, matapat. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot.
Okay, very good. So number two, si Aling Cora ay matapat. Matapat siya. Number three, kahit hindi kumita ang unang negosyo ni Carl, ay patuloy pa rin niyang sinusubukan ang ibang pamamaraan. Si Carl ba ay optimistiko o malikhain? Diba? Kahit daw lugi na siya, diba? Positibo pa rin yung kanyang pananaw. Good vibes lang, diba? Ano ang kagandahang asal o katangian na yan ni Carl? Optimistiko o malikhain? Optimistiko o malikhain? Okay. Tama si Mika, si Martin at si Samantha. Siya ay optimistiko. Kahit daw negatibo na o hindi siya kumita, positive pa rin, di ba? Naniniwala pa rin siya at gumagawa pa rin siya ng mga paraan, kaya siya ay optimistiko. Okay. Number four, si Melody na naglalaan ng sapat na oras para mapag-aralan at mapaunlad ang kanyang negosyo. Siya ba ay mapamaraan o mapagpa siya? Diba? Magawa siya ng mga paraan. Siya ba ay mapamaraan o mapagpa siya? Si Melody yan. Okay, tignan natin. Alright. Good pala, DepEd, sabi ni Pami. Very good. Thank you po. Okay, sa number four, ang sagot natin, mga ka-eskwela, ay mapamaraan. Si Melody. Siya ay mapamaraan dahil gumagawa siya ng mga pag-aaral para mapaunlad ang kanyang negosyo. At sa number five, last na to, sana tama na kayong lahat. Si Glenn ay magaling makipag-usap at makinig sa mga mamimili. Sinisiguro niyang mapapabili dito ang kanyang mga produkto. Okay, ano ang katangian ni Glenn? Malikhain o mapanghikayat? Kapag magaling ang salita, anong tawag sa'yo? Ikaw ay? Alright, comment na yan. Number five, tingnan natin. Yan. Alright, sabi nila sa number five daw ang sagot ay mapanghikayat. Sabi ni Aitan Jong, sabi ni Lian Vlog, ang sagot ay mapanghikayat. Si Glenn ay mapanghikayat dahil kaya niyang makipag-usap sa mga mamimili at kaya niyang pabilihin ang mga mamimili sa kanyang produkto. Kaya si Glenn ay mapanghikayat. Alright, tama din ang sagot ni Fiona, ni Samuel, ni Alex, at ni Pami. Alright, anong score nyo? Tignan natin. Okay, 5. Over 5 ba ulit ang score mo? Tingnan nga ni Tutor Jan kung anong score mo. Sabi ni Clarissa daw ay 5. Sabi ni Mika, 5-5-5. Very good mga ka-eskwela. High 5. Alright, very good. So, dyan nagtatapos ang ating tutorial sa araw na ito. Happy si Tutor Jan na perfect 5 ang scores nyo. Alright. So, muli, magsama-sama tayo tuwing Friday, 9 o'clock hanggang 9:30 ng umaga para sa EPP4. Okay, like and share na para dumami ang ating mga ka-eskwela. Ako, si Tutor Jan, at see you next time mga ka-eskwela. Have a good morning. Thank you. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating E2Light tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga aral. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating E2Light tutorial session ngayong araw.
Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating eTolive free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating eTolive tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!